ating mahal na Pangulo, Ginoong Hil de la Torre, sa ating mahal na tagapamahala ng Kabalikat Global, Ginoong Celso Corpus, mga buting gobernador, pangulo ng bawat lalawigan at probinsya, at higit po sa lahat sa bawat kasapi ng ating samahan. Bumabati po ako na isang magandang umaga sa 10 ng buong persa ng Kabalikat Global. Karangalan ko po ang mabigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa inyong harapan. Hayaan niyo pong ilahad ko sa inyo ang aking karanasan bilang isang miyembro ng Kabalikat Civicom. Taong 1994 nang ako ay sumali sa samahang ito. Dito po ay nakita ko ang halaga ng buhay. Ang makagawa ng kabutihan at mapatunayan na kahit sa aking murang edad ay kaya kong gumawa ng pagbabago sa ating lipunan. Sa edad po na 14, ang bawat kasapi ng Kabalikat ay tinuring kong tatay, nanay, ate at kuya. Natutunan ko po sa inyo ang iba't ibang aral ng buhay. At sa lalim po ng ating pagsasama, ay taas na ako masasabing hindi nagbago ang Kabalikat noon at ngayon. Saan man tayo napadpad, at kahit na anuman ang ating pinagdaanan sa mga nakalipas na taon, ay malaki na po ang nayonlad ng ating grupo. Mula sa 2-meter radio, ay nagkaroon po tayo ng mga repeaters at servers na siya naging instrumento upang lalo nating mapagtibay at mapalawak ang pagsaservisyo sa ating kapwa-tao. Mula po sa 14th base ng Cavite Province, ay nabuksan ang aking pagkakataon na mapatunayan na kaya kong makatulong sa ibang tao. Sariwa pa po sa aking isipan ang mga nakalipas na operasyon ng Kabalikat Civicom. Mula sa mga sunog, aksidente, pagpapatupad ng batas trafiko, at pag-aabot ng tulong sa mga nasalanta ng lahar nang pumutok ang bulkang Pinatubo, ay pinamalas po natin ang ating pagkakaisa. Ngunit ang hinding-hindi ko makakalimutan ay nanlumubog ang barkong MV Princess of the Orient sa karagatan ng Maragondon, Cavite noong taong 1998. Ginising nito di lamang ang buong bansa, ngunit maging ang bawat isipan ng bawat kabalikat. Maipagmamalaki ko pong sabihin na ang inyong lingkod ay isa sa pinakaunang responders na dumating sa nasabing lokasyon. Sa aking murang isipan, lakas ng loob at kakaibang prinsipyo ang aking naging sandata. Dito po ay aking ipinamalas kung ano at sino ang Kabalikat Civicom. Ipinakita ko kung ano ang ating kakayahan bilang isang pinakamalaking radio group ng bansa. Pinamalas natin kung gano'ng ka-epektibo ang ating time of response, gathering of information, and crisis management. Sa pagkakataong ito, ay muli nating naipakita ang pagiging leader at isang tunay na huwaran pagdating sa paglilingkod sa ating bayan. Ito ay simula lamang ng ating kakaibang karanasan. Makalipas po ang halos 10 taon, ay muling ipinakita natin ang ating kakayahang mamuno nang lumubog ang barkong MV Princess of the Stars sa karagatan ng Romblon. Dito po, tayo ang naging kaisa-isang daan ng pakikipagkomunikasyon ng karamihan ng taong bayan. Nagawa po nating kausapin at ipagkaisa ang lahat ng NGO at LGU noong panahon ng kalamidad sa panahong lahat ay walang paraan upang makipagkomunikasyon. Kabalikat lamang ang nagpatunay na walang imposible pagdating sa ating samahan. Mula sa bansang Amerika at Australia, ang mga naging modulator ng global at mula po sa national ay bumabato po kami patungo kay GovCaco Kabalikat 27909 ng Bacolod at patungo po ng Cebu at Romblon. Ito ay isang patunay na kaya nating manatiling numero uno pagdating sa larangan ng komunikasyon. Ang lahat ng impormasyon ay nagsilbing headline ng bawat balita. Ang pinakahuli ay ang aksidente sa NLEX nitong nakaraang undas. Matapos pong makuha ng national team ang balita, ay nagawa natin magpadala ng mataatenga sa loob ng distress area. Ang ating mga kasamahan sa Pampanga ay mabilis na rumesponde sa lokasyon. Dito po ay muling ipinamalas nila ang tunay na kapatiran nang bigyan nila ng atensyon ang isa nating kasamahan sa 700 base. Tunay na maraming karanasan ng bawat isa sa atin. Ngayon, ako ay isang aktibo ng Kabalikat Global. At maipagmamalaki ko pong ipinagpapatuloy ang magandang tradisyon ng bayanihan. Sa dami po ng ating natamong tagumpay sa mga nakalipas na taon, ay kulang po ang buong araw para isa-isahin ang mga ito. Bilang panghuling mensahe,
magtatapos po ako sa isang hamon. Hindi lamang sa bawat kasapi, kundi isang hamon maging sa aking sarili. Napatuloy po nating itaas at itaguyod ang ating misyon na tumulong sa ating kapwa-tao. Kahit po kami ay nasa ibayong dagat, ito ang aking masasabi. Maiiwan lang kami ngunit hindi kami mawawala. Ako po ay si Gabalikat 14163 ng Australian Command Center. Bumabati po at nagpupugay na isang magandang hapon. Maraming salamat po. Mabuhay ang Gabalikat Civicom.